Hi guys, so today papunta ako ng Cebu dahil ginamit ko yung SevPass ko na may expire na apat pa yung SevPass ko, so dalawa is gagamitin ko round trip to Cebu, pero yung dalawa may expire na, sayang lang. So papunta ko Cebu, 1,400 na lang binayaran ko round trip na, kasi ginamit ko yung super pass ko na dalawa, balang 390 yon yung dalawang ticket. So bali yung ticket is yung round trip kapag walang SevPass is nasa 2,400. Pero dahil since na binayaran ko na dati yung ibang mga charges, ano na lang siya, 1,400 na lang binayaran ko. So bali over the weekend lang to, mag Oslo saka ano ko, Molbol. Commute lang, magbabas ako. Nandito ngayon sa Terminal 3 ng NAIA. Ayan siya, ganyan ang itsura dito. Ayan, sa Terminal 3 ng NAIA. Tapos, pagdating ko ng Cebu, mag-aangkas ako papuntang South Bus Terminal. So, see you later. So, boarding time na. It's 9 PM, 9:45 yung flight namin. So, yan na siya. So, I'm here at Mactan International Airport dito sa Cebu. So, mabilis lang yung biyahe. Ang isang oras lang. On time siya. So, maghahanap na ako ng... Baka mag-jeep na lang ako. Kung wala akong masakyan na jeep, mag-ano na lang ako. Mag-angkas. Or mag-grab. So, see you later. So, nagtanong ako dito sa... ano? Sa concierge. Ang sabi, wala daw ng available na transport na jeep. Ang meron lang daw is taxi or angkas. Sa right side, taxi. Sa left side, yung mga motorcycle. Hi guys! So, nandito ako sa may tapat ng Park Mall. Ang sinakyan ko, hindi ako nag-angkas or nag-taxi sa airport. Ang ginawa ko is, naglakad ako doon sa right side, papunta, basta sa main highway, sumakay ako ng modernized jeep. 23 pesos lang from doon hanggang dito sa Park Mall. Then dito sa Park Mall, kasama ang palad, wala na talaga masakyan na jeep. Kasi mag-aalauna na. So dito ako mag-aangkas. Ang nabuk kong angkas is worth 92 pesos lang siya papuntang Cebu bus station. So wait na tayo dito. Ayun, marami ditong yan, Big Hotel Peach, tapos Chinay Restaurant, David Tea House, kaya LTO Medical Driving School. Yan. So dito tayo maghihintay. Ayan yung Park Mall. Oh. So hintayin natin yung angkas natin sa Siya. Aking angkas. Kung mula airport kasi nasa 200 plus eh. Pero dito, 92 pesos lang. Ayan. So, andito na po tayo sa South Bus Station. Ayan yung angkas ko. Paso na tayo dito sa loob. Bibili tayo ng Ceres na bus ticket. Ayan. Bato. Via Barili. Yung pa-Molbol. Ordinary, sir. Ano oras mo? Mga 1:30, sir. Or 1:20. Ang ordinary. Yes, ito oras. Okay lang. 171. Yung Ceres magkano?
alas 3 yun. Diris to, sir. Ha? Ay, yung aircon. 109. 3 o'clock pa yun. Thank you. Daw yung aircon, 3 a.m. yon, Ceres. Pero ang kinuha ko is yung ordinary lock na 1:30 ang alis. Ceres din. Bulbual? Sa may sardin. Sa may galibi ka lang. Napababa na lang dun. Okay. Yung ito yung din sa bus. Sakay na tayo. Hello! Sabali lang dito na ako sa may Cabana Beach Resort. Dito yung meetup place namin para sa ano namin, sardine run package dito sa Panagsama Beach. Nandito ako sa Panagsama Beach. Pabali, yung sinakyan kong bus kanina is ibinaba ako dun sa may city proper, town proper, and naghabal-habal ako papunta dito sa Panagsama Beach, and it's 100 pesos, walang tawad-tawad kasi walang ibang transportation kanina dahil madaling araw, madilim pa. Mga roughly 3 hours yung biyahe ko mula sa South Bus Station hanggang dun sa town proper. So, nagabal-habal pa ako mula doon. Sabihin mo nang sa bus driver na ibaba ka kung saan yung may papuntang Mualboal Sardine Run. Yun. So, ayun. Nandito ako, 7 a.m. ang meetup namin dun sa tour package na kinuha ko. So, see you later. So, this is the beach area. May mga nagso-swimming na. Saan si Mario? Dito sa Cabana Beach. Ngayon lang pala, kung lapit lang. Ngayon sana, walang tao, pero start na kami mag-snorkeling. Na disorient ako. Round 2 na yun.
Tapos na yung take 2 ng aking Swimming with the Dark Sardine at mga Swimming with the Turtle. So ngayon, lunch na ako, then pupunta na ako sa accommodation ko sa Oslo. So pahinga na lang muna kasi sobrang nakakapagod din talaga dito. Pero saya, grabe. Dito pa rin ako sa Cabana.